So ayan guys. So good morning. So ayan po, kakarating po lang natin sa bahay dahil nag-undergan po tayo ng 14 days quarantine. So mandatory quarantine. So ngayon, nandito na ako sa bahay, yung mga anak ko nandyan. So hindi pa ako lumalabas kasi after nung 14 days quarantine namin, yung pag-discharge sa amin ng doktor, ang sabi ng doktor na nag-check up sa amin is magkakaroon pa kami ng extension or additional na 7 days quarantine. So bali negative naman po tayo sa ginawang swab test. So free po tayo, COVID free po tayo ngayon. So kailangan po natin magkaroon ng 14 days quarantine para makasigurado. So far po okay naman po. So nakauwi na po ako dito sa bahay. Yung mga anak ko naghihintay na sa akin. Actually guys, yung anak ko, pagdating ko inabot sa akin yung ito, pakita ko sa inyo. Ayan. Binigyan niya po ako ng letter ng drawing. Welcome back, mama. Sabi niya sa akin. Sa anak kong si Alexander. Tapos, ito naman si Meredith. Meron siyang ginawa. Ganyan. Yan, ginawa niya. Hindi pa sila marunong masyado magsulat. Kaya lang, nag-drawing siya ng family. Kasi 14 days po tayong hindi nakauwi dito sa bahay dahil nasa nag-undergan nga po tayo ng quarantine. So ngayon na nakauwi na. So eto na. Pero hindi pa ako masyadong makikipag-usap or lapit dun sa mga anak ko. Kaya nandun sila sa loob ng bahay. Nandito pa ako sa sasakyan. So naglalaro sila dun. So bali pala ano, kasi yung binigay ng doktor nung pag ano tayo ng quarantine, bali galing to sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council Management Incident Team for COVID-19. So nakalagay dito certification na nakompleto ko yung 14 days quarantine. And then nakompleto ko yung 14 days quarantine. So pero yung doctor na nag-check up is nagbig additional 7 days home quarantine for the time of discharge. So kaya po naka-uwi na po tayo dito po sa bahay. Doon naman sa screening, nakakuha din po tayo ng swab test result, dahil laboratory result, nandito po na negative naman po tayo sa COVID. So, salamat naman po. Dahil negative po tayo sa COVID. Okay. Yun. So, yun na po muna. Bali, siguro doon na lang muna ako dadaan sa likod ng bahay namin. Tapos didiretso lang po muna siguro ako sa CR, maliligo ganyan. Yan. Bali po, ganito tsura, medyo madumi pa sa paligid dahil may mga punong nagsabalian ng mga sanga at may mga natumba. So far okay naman yung bahay. Hindi naman kami natanggalan ng bubong. Okay naman kami kasi habang naka-quarantine, may dumaan dalawang bagyo, yung bagyong Kinta, tapos sinundan naman ng bagyong Rolly. So, habang nasa quarantine tayo, bumagyo. So, yung mga anak ko lang ang nandito sa bahay, tsaka yung kasama namin sa bahay. So far okay naman. Bali, wala pang kuryente yung naging resulta ng bagyo. Bali, wala pang kuryente dito, wala pang signal, sira-sira yung mga kable. Naputol ata yung wire namin ng internet connection. Yung mga wire ng sa kuryente,
may nag-aayos naman na. So pero ngayon wala pang kuryente. Buti may malapit na hotel dito sa amin sa malapit sa bahay namin. May malapit na hotel, Las Estrellas Hotel, and merong Sea Oil gasoline station, kaya sila meron silang kuryente. So siguro doon na lang muna kami magpapa-charge ng mga kailangan i-charge. Kasi wala pang kuryente dito sa bahay. So, yun na lang po muna sa ngayon. Okay. Ayan, nandito tayo sa loob ng kwarto. Siguro dito muna ako tatambay. Kasi hindi pa tayo pwedeng lumabas muna sa ngayon. So, ayan. Ito muna tayo. Tambay lang.